Tayo pagkasinan. Sila ay kakasal.
Jesus, we love you, sir. Rapida profeta. Thank you, it's not a good word. I'm going to go to the other. Mamita, my master, my spirit, I'm going to go to the other. Jesus, we love you, sir. What are the Mola, the Jews, and the Gary? The most of us are the Jews. We can give you a man, a young papa, something good to be the other way. Emma, ang Biblia ay salitan na matuwi sa pamumuno at pamumuhay. Nawa ang salita ng Diyos sa aming maging gabay upang makakilala sa Jesus bilang Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang aming marasal na pampahin ang aming mga pagkumarap sa banal na pagkumuno. Inaamin ko sa mga pagkailan ng Diyos at sa iyo mga kapatid na tiwa ang nakasal sa Yesus, sa ita, sa gawa at sa aking pagkulang kaya sinasabi ko sa mahal na Lili Maria ang lahat ng mga may pagkakaral at sa iyo mga kapatid ako yung kailangan sa mga kapatid ng Diyos. Awa na kayo ng mga pagkailan ng Diyos at tawalan tayo sa ating mga kasal at pagkapalag tayo sa Panginoon, awa atin kami. Panginoon, awa atin kami. Kristo, awa atin kami. Kristo, awa atin kami. Panginoon, awa atin kami. Panginoon, awa atin kami. Papuri sa Diyos sa ating pagsa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy. Sinabi ni Moises sa mga tao, mula sa inyo, pipili ang Panginoon na propeta tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa inyo ninyo sa Panginoon na kayo'y nagkatipon sa buhay.
Thank you.
Sumunod na araw ng pagpapahinga ay pumasok sa Jesus sa sinagoga at nagturo na mamahang mga tao sa mga nagturo siya sa kanila na parang isang may kapagkakyan. At itinulad ng mga eskriba, bigla na pumasok sa sinagoga at sa lalaking na alimot ang masawang espiritu. At sumibaw, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus at Adelazer? Naparito ka ba ang pangkong sa iyo kami? Ilalang na. Ikaw ang panahon ko lang sa Diyos. Ngunit iniutos na Jesus sa masamang espiritu. Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. Pinangisari ang masamang espiritu ng tao sa isipan na lumabas. Nangilala sa lahat niya sila rin ng panawan. Ano ito? Bagong aral? Naupusan niya pati ang masamang espiritu. At sinusunod naman siya. At mabilis na kumarap sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus.
Hindi sila pwede magpahayag ng mga bato na hindi ko na sasabi ng Diyos. Or else, anong sabi mo? They will die. Mamamatay sila. Well, mahalo na kung saan ang pagkutawa ka doon, lahat ng kasinungalingan ay isa pagkilos ng demonyo. Pero bahagi ang makusap na kapatid natin, pagkakas nyo sa unang inibay ko ang mga kapanahonan nito, yung tinatawag natin ng Kristus. Pwede na kayo ang pagkakas natin ng ating sarili. Bakit? Yan ay pagkulos ng masamang Espiritu. At tayo, mula mga nananalig sa Diyos. Sa Diyos na pinaniniwalaan natin ang Diyos ng katotohanan, ang Diyos ng buhay, at ang Diyos ng liwala, ang Diyos ng daan, ay kinakabigatan, huwag natin hayaan na tayo ay mabatira ng tinatawag nating fake news. So, paano? At alam mo kasi ba kung sinabi natin fake news? Hindi lang ako, hindi naman totally home. Mayroon iba na talagang mali, no? Pero malihila mo ng fake news yung alit. Sabi niya, magdag bawas. May lagdag at binabawasan. Kaya kinakailangan na kung sa aking kinakailangan na mag-ingat na ano para makita natin kung ito ba ay fake news. Hindi lang ako at sa conviction of the truth. Hindi lang ako yung pagdapangin ng katotohanan. Ngunit ito ay ano, may intention. May intention na ano, to deceive. May intention na ano, ikaw ay hindi. May intention na magbigay ng maling informasyon para ikaw ay magigaw ng labas. Yun ang tinatawag natin ay fake news. At alam ko natin sa istorya ng pananampalataya, kung baka masimula natin, ito ay itinuturo natin National Bible Saturday. National Bible Saturday na makalatay ka ng ikaw natin kasi nakasimulo na Bible Introduction natin bukas pa ng Papa. So, bilang bahagi ng pagkilos na Bible Sinanay. So, sa pagliliwang natin ng National Bible Saturday, makita ko lang sa banal na kasulatan na alam mo ng fake news. Tuwag sa pagliba sa panahon ng pag-eba ni Adan, sa panahon ng unang pagkakasala. Kaya sino nagbigay ng fake news? Istahas. Kaya tama yung sinabi ni Pope Francis, fake news is a damage. Kasi pag-inom siya. At yung unang fake news nila ang ginawa ng ahas. Ang demonyo na nagtatlo ng ahas. Anong sabi ko yun? Sabi, no? Na magkwentuhan ko eh. Ang hiling lang pamuhay. Na makita ko natin. At sinabi na ako, wag ka magpapalan yan. Anong sabi? Mamapagal kami. Anong sabi ko nga? Hindi. Kapag kumain ka na, hindi kayo mawawalay. Magkakaroon kayo ng karunungan. Magiging katulad kayo ng Diyos. So, bahagi nyo, magkawali nyo kung ano yung half-truths. Hindi kayo pumapagal.
pero yung mga dulot ng kapatayan, yung mga dulot ng kapalusahan, maging katulad kayo ng Diyos, sir. Sinsabuhin eh, ang sabi ng mga tao, tama ka lang, no? Sa ebat ko siya ka, at ang tao nyo, kaya ang kalimod, ikalimod siya lang ito sa kata. Pero sa mga, ay actors, kalahat ng tutoko, kalahat ng mali. Kaya, bakit ang iyo? And, alam ko lang, yung nag-tubad na Bible, binagawin ni Komisyon ng Biblia, na pinagkakaroon din natin ng pag-inatag. Kasi na ikaw pa naman ito, binagawin ko ng Biblia para ipaayag ang mga fake news sa tulad ng mga kailan ha. Si Jesus ay tao. Tama, si Jesus ay tao. Pero kapag sinabi mo, si Jesus ay tao lang. Fake news lang. So, actors. Pwede na rin ako ng mga tingin na natin. At yan po ay iba sa katakuan ng mga mga pwedeng balita, mga pwedeng pagpapahayag, ang ginagalaman natin paglalaman namin. Kasi the presence of fake news, maniwanag natin ang inyong presensya ng pag-ubos ni Satanas, presensya ng masamang espiritu. At anong ginawa ni Jesus? Kinakailang palayasin natin ang masamang espiritu. Huwag natin ayayan ang maging bahay ng ating kapilos. O Diyos, natulad lang po ng ating tema ngayon bilang pagdiriwan natin ng National Bible Society. We go back to the tema na kinahalit ko sa atin sa masimula ng mga ng pagdiriwan ng Israel. Maging bahay pero kapag hindi niya palo, kasi isusunod sa atin,
Nang hindi paliwanag, kung ito ba'y tutulungo, hindi, kasi anong pagkulisin niya sa akin? Pinadala lang sa akin. Ipapadala ko lang sa iyo. Ginakailangan namin i-filter kung alin ang tunay at magiging balita. Naalala ko po rin, sabi ng mga journalists, sabi ng mga journalists mo sa pagkukulog, kung nakalili ng mga huling pagkukulog, na tungkol sa katuloy mas tiga, tungkol sa church communication. Ano sa atin? May mga doctor, yung mga journalists, sa atin ang journalists, ay kahit ako sa tingin ng mga mga ito, ang pinang napagod ng malaki sa balat ng lupa. Ano sa atin ng mga journalists? Verify. Kung sa tuloy, that is the most important person. Pero ano ba talaga? You need to verify. At tayo, bilang mga puro na pagkasunod ng aming Panginoon sa Kristo, hinakilala namin ang Panginoon, pangingin, bangpan ng katotohanan. Para sa palagay ng puro sa Diyos sa mga kapatid ng lahat. Na binawahan namin ang tuwa. Tumahan sa palagay ng puro sa Kristo at sa kanilang Diyos. Ang lahat ng lahat. Nagkataon tayo siya at nagsigit ang sato. Ibigyan namin sa mga kapatid ng Diyos. Ipapatahan sa puro sa Kristo. Ipapatahan sa puro sa palagay ng Diyos. Nalawin siya ng Diyos. Thank you.
pagalit, magpatawa, at iaalay ang kanyang buhay para sa lahat. Kaya hindi tayo magalala. Panginoon, buhay mo sa ita, bigit mo ang ating pagalala. Panginoon, buhay ang salita, bigit mo ang ating pagalala. Patuloy na wakapuna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga religyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng tahimikin na pagbabasa at pagtatabuhay nito, manalangin tayo. Panginoon, buhay ang salita, bigit mo ang ating pagalala. Makinig nawa ang mga nagmumuno sa pamahalaan at sa andatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapid, manalangin tayo. Panginoon, buhay ang salita, bigit mo ang ating pagalala. Pahalagahan nawa pagbabasa at pagpapahagi ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, buhay ang salita, bigyan mo ang aming pagalangin. Magpulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagkakalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansin.